Meanwhile, ito po ang example ng paggamit ng isang meter. Kung makikita nyo yung capacitor, yung napakaganda pa. Ha? Pero ito yung may 15 years nang ginagamit. 47 microfarad. Ayan o, 47 microfarad, 63 volts. No? Bago tayo magtungo sa ating topic, bigyan ko muna kayo ng sample. No? So, maganda-maganda po yung physical anyo ng ating capacitor. Gagamit tayo ng Fluke, no? Capacitance test, no? Ayan po. Nasa capacitance na tayo. Makikita po natin ang reading nito. Ayan, gagamit po tayo ng Chinese chopstick. Dami ko ng test prod. Ayan, hindi ko na alam kung tama ba yung nadampot ko yung test prod. O kung mali yata yung nadampot ko. Okay, palitan. Pampatagal ng video. Okay, ito pala yung test prod, no? Focus, focus. So, ating patagalin ang pagsundot. No, para kung mabahaba naman. Okay. 48 microfarad. Ayan, 47 microfarad, no? Oh. Kung masasabi natin maganda ang capacitor at buong buo. No? Physical ay buo, maganda. Pagtines, buo din. No, buong-buo nga naman. Pero 15 years mo nang ginagamit. Alam ko may 10 taon lang ang ano nito, lifespan nito eh. Okay, hirap pahuli ng ano eh. Capacitor, isang kamay lang ang gamit. Buong-buo, 49 microfarad, no? Buong-buo. Ayos na ayos pa, no? Physical at value, ayos na ayos pa. Pero magtaka ka, 15 years na yan. So, gagamit tayo ng ESR meter, no? So, kailangan natin ipakita sa bumili ng ESR meter na okay na okay ang kanyang binili. So, dyan, gusto mo naman. Nangalahati sa metro. Ang wala-wala na talaga laman niya. 15 years ba naman? Oh. Dapat yan, sagad yan. Dapat sagad ang reading niya. Okay, pampatagal ng video, hulihin si capacitor. Okay, okay. Ano natin patulin? Pass forward nyo na lang. Ayan natin mo, oh. Isang guhit ang ano, atas! Isang guhit ang palo, wala na. Ano, paano kung ang gamit nyo eh, digital meter lang? Gagamitin nyo pa yung capacitor kasi okay pa yan eh. E, pag gumamit ka ng ESR meter, nakita mo, lagapak na ang man yan. Hindi na pwedeng gamitin. No? Wala na. Ayan eh. So, dito ko siya ginagamit sa module na to. No? Ito yung 20 volts no? DC itong module na to. So, ayan yung mga capacitor dyan sa nanggaling. Ayan pa yung mga natira. Test natin yung mga natira, no? Ayan yung natira. Test natin. Ayan, nangalahati na. Wala na. Ito pa yung dalawa. Kaya bagsak siya. Itong module na to ay 20 volts to. So bumabagsak yung reading niya pagka nilalagay mo siya ng load. Paano nga naman hindi babagsak, no? Eh, bagsak na yung mga kapasitor niya eh, oh. Wala na. Eh, sige ang gamit mo. Dapat ano, di ba? Yan lang po yung example. The next day. Matungo na tayo dito sa ating topic, no? Yung ating capacitor discharger. Ito po ang mga materials, 2K 2 ohms o kaya 2K7, kasi mga hugot ko lang yan eh, tsaka itong diode. Ito lang ang bago dyan, yung LED. Yan, pinaglumahang test probe, no? Yan lang ang mga materials na kailangan natin, no? Para makagawa tayo ng pang discharge ng capacitor. So, minamadali na natin ang pagkabit. No? At alam naman natin ipapast forward yung binlaang. No? Pero ang masasabi ko lang eh, i-discharge nyo po ng maayos ang ating capacitor.
para hindi madagdagan ng sira sa circuit, no? So, para mag-discharge po kayo. Dati ang gamit kong pang-discharge ay yung 110 na transformer, no? Kasi pag gumagawa ako ng CRT-TV dati, ay dinadaan ko muna sa transformer para hindi nadadagdagan ng sira. Kasi napakahirap ayusin dati ng TV. So, kailangan safety first. Gumagamit pa ako ng step-down transformer. Kasi auto bolts naman siya, no? So, ayan. Samahan nyo akong buuin ang ating safety na pang-discharge ng capacitor. Huh? Actually, may ako na ako niyan. Ang gamit ko lang eh, dalawang 1.5K na 5 watts. No? Si, naka-series lang. Okay na siya. Kaya lang, pagka-discharge siya, may akong pang konting natitira. So, mga gantong, ano, circuit, mga 5 watts, mga 2.2 yan. Wala nang matitira dyan na spark. So, madi-discharge na siya na maayos. No? Safety first, laging isipin natin mga ka-technician, mga kabuting-ting, no? Itong ginagawa natin ay very basic, no? Pero useful, no? Ayan na po siya, no? Tapos na. Napaka-basic pero useful, no? So, safety first. Sa ngayon ay wala na po ako unit na dumating, so hindi po natin siya matetesting. Kaysa bumili kayo sa Shopee o online ng Lazada na napakamahal, eh gawa na lang po kayo ng ganito, no? So, yun lang po mga kabuting-ting. Ayan, tut. Supportahan po natin yung mga tech vloggers, no? Laging isipin, safety first, no? Maraming salamat.